guys! Good afternoon! Welcome back to my channel, Maria Ice TV. Ayan. Ang topic po natin ngayon ay about price increase. Ang pabago-bagong pagtaas o pagbaba ng presyo ng produkto. Siyempre, mga kasari, kabisnes, apektado po tayo dyan. Hindi lang po sa pangangailangan natin, sa pagbili natin ng mga pangangailangan natin sa loob ng bahay, kundi pati sa paninda natin sa loob ng ating mga sari-sari store, di ba po? Kaya apektadong-apektado tayo sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Siyempre kung paano na lang po tayo dyan anong nalang itutubuin natin kapag tumaas ang mga presyo, di ba? Diyan minsan parang nawawalan tayo ng supply. Syempre, pag marami ang kailangan, kumukonti ang supply. Bakit? Yung lalo na yung mga sigurista diyan, nagpa-panic buying na sila. Kasi tataas na naman si presyo ganito o magkukulang ang supply ni ganito. Anong halimbawa dyan? Ito pa lang. Itong mga nakaraan lang. Ano ang tumaas ang demand? Yung paracetamol, di ba? Konti ang supply nila ng paracetamol. Kaya, nag-price increase din sila. Kahit pa paano. At, walang mabili yung mga tao. Ano pang mga nag-price increase nitong pandemya? Karne ng baboy, mantika, at itong latest lang ay ang asukal at harina. Bakit nga ba? Ano ang dahilan kaya kung bakit pabago-bago ang presyo ng mga bilihin? Unang-una dyan, sabi nila, inflation o yung pagtaas ng consumer's price index, yung pangangailangan natin sa ilang mga pangunahing pangangailangan ng tao, gaya ng sa oil. Lagi tayong apektado kapag tumaas ang presyo ng gasolina, gas. Kasi bakit nga ba? Bakit yung petrolyo na yan, apektadong-apektado tayo. Kasi syempre, ginagamit siya sa transportation, ginagamit siya pang load sa mga sasakyan. 'Di ba? Gasolina. Kasi pang-transport ng mga produkto. Siyempre. Kaya, kapag tumaas ang gasolina, apektado lahat. Ang pagdating o pag-deliver ng mga produkto. Pangalawa dyan, yung palitan ng pera natin sa or currency natin sa ibang bansa, 'di ba? Palitan ng halaga ng pera ng Pilipinas laban sa pera ng ibang bansa. Kaya, 'di ba, syempre, may mga raw material tayo na ini-import pa galing ibang bansa. So, syempre apektado pag nagkaroon ng pagtaas o pagbaba ng palitan ng pera natin sa ibang bansa doon. Pangatlo ay, sabi nila, salary increase. Yan, salary increase. Ang tagal na kayang hindi nagsasalary increase. Hope ko lang, tumaas na rin. Kasi sa sobrang taas na mga presyo ngayon, sa totoo lang ang minimum ngayon, hindi na kinakaya natin. Ang minimum ngayon, totoo lang mga kasari, pang binata at dalaga na lang. Kasi, presyo pa lang ng karne, at isda, kahit isda, halos hindi nagkakaano ang presyo,
Eh, halos pang isang ano na lang. Pang... pang isang kainan na lang ang minimum ngayon. Eh, syempre, hindi lang naman tayo isang beses kakain. Tatlong beses tayo kakain hanggat maaari. Almusal, pananghalian, hapunan. O paano na lang, di ba? Tapos hindi pa man lang tayo matas-taasan ng salary. Yan. Kaya kawawa yung mga nasa gitna. Yung mga nasa middle na nagtatrabaho sa mga ano lang. Mga sa mall, sa supermarket. Kasi mga naka-minimum yan. Mga okay-okay yung mga matataas yung mga nasa government. Yan. Matataas yung mga ano yan. Saka yung mga malalaki ang may matataas ang posisyon. Yan. Bakit nga ba? Isa pang dahilan dyan ay yan pa. Competition. Competition saan? Sa world market. Competition ng mga produkto. Iba't ibang brand. Yun. Sa iba't ibang brand, syempre, paano sila mag-market? Paano sila mag-marketing? Paano sila doon sa marketing, tinatawag na advertising? Doon nakapaloob yung advertising, taka yung production nila. Kung paano sila mag-produce ng mga product sa competition nila, bawat company. Doon na yun. Minsan, kaya nagkakaroon ng pabago-bagong pagtaas, pabago-bagong presyo ng mga bilihin. Ano pa ba? Iba pang dahilan. Kapag may kalamidad, ayan, apektadong-apektado rin ng mga presyo. Siyempre, pag sinalanta tayo, siyempre, naapektuhan yung production. Naapektuhan yung, lalo na sa atin is, tayo is tropical country, agricultural, ang pangunahing hanap buhay natin. Kaya, pag may kalamidad, ano nangyari? Nasisira yung mga pananim. Sa Baguio, ganyan, sa Nueva Ecija, kahit sa amin sa Bicol, apektado yung mga palayan, apektado yung mga taniman ng mga gulay. So, ang nangyayari, nagkukulang yung supply. Kaya, tumataas ang presyo ng mga gulay, gulay, pala, bigas, saka kahit sa kalamidad, pati yung mga sa mga poultry, sa babuyan, manukan, ganyan, apektadong apektado, guys. Kaya sa ayaw man sa natin sa hindi, yun nga yung sasabi nilang ng matatanda, sayawan mo na lang ang panahon ngayon. Makiayon ka. Kaya eto na lang, guys. Kailangan tayo bilang Pilipino, kailangan natin maging masipag, madiskarte, at hanggat maaari, doble trabaho. Kasi hindi kinakaya ngayon ng yung maliliit na sahod, yan. Hindi talaga kakayanin magpaaral. Kasi lahat ngayon, lahat ng kailangan, lahat ng demand ay tumataas. Tapos, kukonti lang yung supply. Yun pa mahirap. Kasi, pag mataas ang demand, mababa ang supply. Siyempre, may iba dyan na naninigurado. Nagpa-panic buying. Yan. Minsan, nagkakaroon pa ng ganun. Kasi, ay, tataas. Pag yung may, alam na lang tataas ang presyo, mag-aano na. Siyempre, tayo rin minsan bilang ano, kasari, di ba? Bumibili na tayo o nag-a-adjust na tayo sa bibilihin nating para mayroon na tayong pasigurong paninda. Di ba? Kaya, ang ano dyan, kung paano tayo maka-adapt sa pabago-bagong presyo ng bilihin. Kaya kailangan natin maging madiskarte, wais, masipag, at kailangan natin ng matinding
pagtitipid. Yan. Matinding pagtitipid. Hindi lang sa pangangailangan natin sa loob ng bahay. At siyempre, bilang nagtitinda, eh suggested retail price lang po tayo. Kung ano lang po talagang itinalaga para hindi tayo rin ano, nakakatulong din tayo. Kasi minsan, may mga negosyante na sinasamantala ang pagtaas ng demand ng pagtaas din ng presyo. Oh, dun minsan nagkakaroon ng struggle din or problema rin ang ano natin, mamamayan o komunidad natin dahil sa mga ganung gawi na sinasamantala ng mga negosyante o ng malalaking meron puhunan na kaya nangyayari tumataas yung presyo eh dahil sinasamantala nila yung pangangailangan ng tao. Kaya ngayon, ano bang pangangailangan natin? Itong pandemya, nagkaroon tayo ng pangangailangan sa mask, sa face shield, sa mga alcohol, di ba? Ang laki ng demand natin sa mga ganong supply. Kaya mataas din yung presyo nila. Yung karne, nagkaroon ng mga tipong, anong tawag nito? Yung nagkaroon ng ano sa mga baboy, kaya tumaas din yung presyo, di ba? Kasi syempre inaangkat na rin ng mga maninindi yung ano nila sa Visayas, yung nagkaroon ng virus din, something sakit din yung mga baboy, kaya ayun, apektadong apektado yung mga nasa baba or mga maliliit na mamamayan or yung simple lang tayo, yung tayong pangkaraniwang ano mamamayan. Apektadong apektado tayo kasi syempre konting piso nga lang eh kakapanghinayang sa totoo lang. Syempre, 'di ba? Kaya sana ang aral lang diyan ay maging wais, madiskarte, mapamaraan, masipag at matipid. 'Yun lang kasi sasayawan mo lang talaga ang panahon ngayon kasi hindi natin maiwasan yan eh. Hindi natin masabi kung kailan darating ang kalamidad. Mga bagyo-bagyo na yan, pagbaha, something, kung ano man. Hindi natin masabi na yung pagtaas ng presyo sa world market. Diba? Kasi yung transportation, depende yon sa pagtaas din ng gasolina. O yan. Kaya sana maging aral sa atin kung tayo rin bilang isang kasari eh sana naman po ay suggested retail price lang po tayo sa pagtaas ng ating mga bilihi, mga paninda kasi para makatulong din tayo sa ano kasi wag din tayo mapagsamantala na tumaas si ganito, ang laki mo rin magpatong, di ba? Syempre bilang kasari-sari store kailangan din natin magtaas din ang presyo pag tumaas din ang kunyari ganyan. Harina, tataas din. Syempre tataas din tayo, syempre. Makikiayon tayo sa pagtaas. Pero sana naman nasa suggested retail price. Yan lang po. Sana may natutunan na naman po tayo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless. Ingat po. Ayan. Paalala po ulit. Ayan, nasuspend po yung klase ng mga bata this week for parang dahil sa health natin. Dahil tayo ay mananatiling level 3 dahil sa ating pandemya. Tumataas po ang COVID cases. Please lang po. Ayan. Ingat-ingat. Bye-bye. Thank you for watching. See you next on my next vlog. Thank you.